All right, Dwayne Entertainment, we have on the other line is the Philippine Leading Standard Insurance Coach since 2014. He's also the current Philippine National Cycling Team Coach and one of the original members of the six-man squad of the Philippine Navy since Mr. Ernesto Echaus, the team owner, sponsored the PNSI in 2012. Let me introduce to you the PNSI head coach, walang iba kundi siya, Coach Reinhard Gurantes, the brother of Ronald Vision Gurantes. Magandang gabi, Coach Gurantes. Magandang gabi, sir. Thank you for inviting me for this opportunity na magbigyan ng pagkakataon na interview. Kasi ngayon ay forthcoming na ang LPC Ronda Pilipinas 2022 or its 11th edition. Ang pinakahihintay ng buong bansa, hindi lang buong bansa, no? Buong mundo. Kasi talaga nakahabang dito ngayon. At given also that this is the first major cycling race in the Philippines since the pandemic completely took hold in 2020. So ano na ang update sa PNSI since 2020 or after LBC Ronda Pilipinas 10th edition? Coach Gurantes. After ng 2020 LBC when pandemic is boom, nabalik kami lahat sa camp, all military personnel na under the team PNSI. Mga 1 year din kami hindi nakapag-training sa team. Early 2021 na lang kami nag-start anong nag-ease na yung mga restriction within the country. Oo, lahat yata ng sporting activities, not just cycling competition. Cycling, yes. Lahat halos outdoor activities na pagbawal dyan during that time. Ano? Talagang yes, mga quarantine protocols and health and safety protocols ay talagang na-discourage ang sports activities. So greatly impacted ba ang regimen nyo since the first outbreak ng pandemic? Oo naman, affected din kami dahil hindi kami nakakapag-training. Usually, okay lang naman dahil wala naman totally races noong time ng pandemic. Pero hindi naman kami affected with the sponsors kasi yung sponsor hindi naman naghinto ng allowances ng team members and riders. Hindi po naputol po yun until now. Iyan ang mahalaga. Oo, to boost the morale of the riders, lalo nitong sa Philippine Navy. Though nagkaroon mo during the pandemic yata ano na napatawag itong mga Navy riders natin sa kanilang mga respective offices, no? Pinatawag sila ng Navy, no? To enforce ang health and safety protocols, tama ba 'yan, Coach Gurantes? Yes po, sir. Tama po yun. Tama po. Okay. Ilang months kayo bago kayo nag base training? After the almost pandemic? One year. After ng Ronda, di March yun, February. Pag March nun, mga 7 months, 8 months. Mm-hmm. Na wala talaga. Tapos, mga first early February na kami nag group training nung nag-ease na yung mga restriction within the country. Hindi ba mahirap sa inyo as the team champion ng LBC itong maka-recover after a year of lull dito sa training nyo? Double time naman kami nung sa training na ginagawa para to put ourselves on the level na we want. Kung this coming ronda, kailangan na make sure na all my riders are on top level para to perform their best naman. Kaya
yung kung yung naglal kami ng mga pandemic, okay lang yun. Parang nagkaroon lang kami ng break or ano, rest. Dahil siyempre, may pandemya. Ganun naman talaga pag may pandemya. Tsaka wala naman din races noon dahil all sports ata yun. Oo. Din eh. Naantala eh. Kaya okay lang po. When was the last, when was the time na you were allowed to practice? Mga, you were instructed to practice? Mga early 2021 na yun. February din. Almost a year from date na ngayon. February ngayon, mga 1 year na. Nag-start kami ng February 2021 as a team training. Which is na hinalawd naman kami ng team manager namin. At saka ni Sir Richaus, full support siya na we give the training allowances, everything para makapag-start over ng ano, ng team training ng ano, ng Navy. In July 2021 during the field cycling competitions in Clark, nagulat ang lahat ng napag-alaman nila na wala na sa lineup ng Navy si John Paul Morales. Maging kawalan kaya siya ngayon di sa Ronda Pilipinas 2022 para sa Navy? Malaki din na kawalan si John Paul sa amin. Kasi John Paul is one of my best rider din talaga. Mm-hmm. Siyempre nakakalungkot na si John Paul napunta sa ibang team. Pero wala na rin din ako din magagawa kasi we have to move on kung ano naman naging problema ni La Jampol. Sa kanila na rin din na problema yon. Hindi na siguro magagaling sa akin kung anong problem naman yon. Pero we make sure na si Jampol okay naman po naman sa amin. Eh. Wala naman din problema si Jampol sa amin. Yun lang nga lang. Hindi na siya allowed sa amin as a team member. Pero part pa rin naman siya ng Navy. Diyan po, kasangga pa rin din naman namin yan. Eh, okay, given yun, na... Yun nga, yun nga yung ano sa team standard na sa PNSI, maglalaking pagbabago siguro with in terms of strategy and ano for the sprint kasi si John Paul wala na sa amin. Pero we make sure na ma-cover up namin yung mga ano, mga pagkukulang na kailangan namin na i-cover up para makapag-compete kami doon with John Paul sa ano ng fitness kasi iba kasi yun si John Paul eh. Okay, John Paul Morales is a former team skipper ng Navy, no? Sino ang pumalit ngayon kay John Paul as a team captain? Ngayon, yung team captain ko si Ronald Oranza. Okay. Team captain niya. Okay. Though everybody naman dyan sa Navy can be a team captain. Tama ba ako, Coach Gorantes? Yes naman. Sa team captain sa Navy is a title only for the number ring. Pero halos lahat naman na they... All-rounder man yata lahat, no? We share knowledge from each other. Sabi ko kung sa doon sa tropa sa within the race ano pagka may nakita na kailangan baguhin no kailangan magbabago ng strategy sila na lang din yung nag-uusap for the instruction na kailangan ano we play as one. Oh, okay, one team. Okay, dako naman tayo dito ngayon sa inyong reconnaissance ride ng Philippine Navy Standard Insurance. Kailan kayo nag-start niyan? Bali, we start last Tuesday. Last Tuesday, we moved to Pangasinan, Bilasis, Pangasinan. Nung Tuesday. Tapos on Wednesday, we go to Aurora, Baler Aurora. Tapos on Thursday, we are in Ichagi. And, okay. This ano Friday dito kami sa yung Friday na sa Bagabag lang kami. Ichagi to Bagabag Bayombong ano Bagabag ba yun? Solano. And
Sulano to Baguio today, Saturday. Okay. Our fourth day. So ngayon nasa Baguio kayo, no? Yes po. Ito bali yung ano ba to, last day of reconnaissance or meron pa tomorrow or the next day? This is our last day ng reconnaissance. Okay. Sir Coach Reinhard Gorantes, the totality of the length of the race is about 1,342.7, no? Napakahaba nito, no? So of the 10 stages, saan kayo nag-concentrate ng reconnaissance nyo? Sa stage 7, 8, and 9. So, i-define natin ha, sa, para sa ating mga nakikinig at viewers. Ang stage 7, by the way, is Tarlac City to Baler, ano? Grueling to. Yes. About 174.5 kilometers. Mostly naman kasi 1 KOM and 1 sprint, ano? Ang naka-schedule for the about siguro 8 stages ng ronda, no? Kasi yung una naman eh ITT and TTT. Then apo. Sa kayo na concentrate 7 8 9, tama ba? Yes po. Ang seven, stage 8 ay Baler to Etchage, medyo grueling din to, no? Parang gilid-gilid kayo ng mga ano nito, halos ano ba to? Crosswind ang mga tatama sa inyo dito, ha? Tama ba ako? Crosswind. Yung malapit pa sa dagat. Gigilidin yung dagat dito, di ba? Crosswind. Mm. Oh, pero pagka tumawid na ng ano, bundok, puro climb naman. Oh, ayan nga. 170.4 kilometers. So, ganun din nga, no? That will pass through some parts of Aurora, no? Like Dinadjawan, Madelia, San Agustin, Jones. Hindi rin ako pamilyar masyado sa how about sa ano, sa penultimate stage, ano? Sabi mo kasama yun ang pinaghandaan niyo rin yung stage na 'yan. So nireco niyo 'yan from Santiago City to Baguio City. Ang alam ko daan ito sa Ambuklao, tama ba ako? Yes po, sir. Sa Ambuklao punta. Kaya ito yung parang crucial talaga na stage kasi mahaba na ahon, tapos pagod na for the past stage 7 and 8. Kaya sigurado kailangan makarecover yung mga riders ng ano, maayos. 174.5 kilometers, ano? Pero hindi biro to kasi may mga akyatin talaga, no? Tama ba, Coach? Tama po, 110 yan. So 3/4, ano? 3/4. So about it will take them about ano? 2 hours or 3 hours? 3 hours siguro, no? Paano ba? Hindi, mahigit, sir. Siguro mahigit, ano? It will take 6 to 7 hours yan. Ah, 6 to 7 hours pa? Wow! Wow! Kasi talaga nga, o nga pala, no? 3/4 bundok. Gapang talaga, no? We'll separate the boys from the men. Oo. Yung stage 10 naman talaga criteria may within Baguio City. Actually, if my memory serves me right, the first time round the Pilipinas will stage the race in Baguio, within Baguio City. Tama ba, Coach Reinhard? Yes, pa nagkaroon na rin ng stage na criteria within the Baguio ng Ronda. Last 2013, nag-stage na rin dito. Oo nga pala. Dito rin sa Santo Tomas, ano? Mm-mm. Apo. Last 2015 ata, nagkaroon din ulit dito. O, 15 ba? If I'm not mistaken. Sa alam ko nanalo. Nagkaroon din ulit dito sa Burnham. Ang alam ko kasi nanalo si June Rey Navarra ng 2013 dito. Itong lugar na to, itong Santiago to Baguio City. Sulano to Baguio. Oo, yan. Sulano, pero dyan din ang daan, ano? Tama ba? Dyan din ang daan? Apo. Dyan din. Mm-hmm. Si then siguro the last stage ng hindi ko lang kung 2030 para si John Paul Morales coming from yung stage nyo dito sa Santo Tomas Benguet. Hindi, sa may ano kami sa La Puerza, La Presa. La Presa nga, yun, Santo Tomas nga yun, yung Kabuyao. Sa Kabuyao. Oo, Kabuyao, La Presa. Si John Paul lang kumuha na, no? 2013 ba? Tama ba ako? 2015. 2015 yun, 2015.
Hindi naman siya yung Ronda Philippines International. Ronda Philippines International 2014 yata. Eh, no? Okay, okay, okay. Yes, po, yes, po. By the way, sino-sino ang composition ng Navy ngayon? Lineup ng Navy ngayon this 11th edition. Si Ronald Duranza, George O'Connor, El Joshua Carino, Jun Ray Navarra, Janmar Camingaw, Steve Bura, Ronaldo Motos, and ano, Jeremy Lizardo. Okay, matitikas lalo yan sila Steve Bura yung sa U23, ang dalawa lang U23 niyo bale, no? Dalawa lang. Kasi ang alam ko sa ibang team, tatlo yata ang U23 nila, do. Tama. About. So, pressured ba kayo sa pagiging team champion nyo since 2014 except in 2019 which was won by Power Matrix of Japan, ano? So pero sa All Filipino kayo pa rin eh ang humawak sa pamagitan ni Ronald Duranza. So ito pressured ba kayo ngayon given na nasa inyo ang defending champion na si George O'Connor, KOM title holder na si L. Joshua Carino? Oo naman. Every time naman na naglalaro kami, pressured naman talaga lagi. Eh, nakakatulong sa amin yun to work hard para ma-defend namin yung mga titles na yan. Yung cycling naman, everybody's game naman. Basta we make sure na pag sumali kami, we are prepared. Pero in the history of cycling, ano, marami kayong breakthrough na ginawa katulad nung 1-2-6, di ba? First time in Philippine cycling history yata yan. And then given also the buong classification, you set all the classification except the U23 in 2020. Tama ba ako, Coach Reinhard Gorantes? Yes po, sir. Nakuha niyong speed, KOM, then yung overall championship through George O'Connor and then the team champion, ano? Bihira sa isang sa team yan na makakuha ng ganyan. Ano naman siguro, maybe nung 2020 kasi we are lucky naman. We did not suffer flat tires. Mm-hmm. Tapos may crashes, wala rin. Kaya big factor din kasi na we are lucky kung sa dating ng isang karera. Eh minsan naman, ano naman, yung nag-finish ng fifth stage na pang-anim, we never planned naman na ganun ang magiging result eh. Kumbaga nagkataon lang na ganun. Kasi early ang climb. Nung climb ng rota na yon, pagka-start pa lang, may climb na kagad. Eh, siguro nagnanam pa yung mga hita ng mga iba. Tapos yung sa amin, we lose agad-agad na to strive na kagad to try to attack na para just in case na ng babawi yung mga kalaban, at least nandun na kami lahat sa harap. Which is na ganun na mga nangyari. Tapos kasi makitid pa yung kalsada, kaya ganun po ang naging result. So, masasabi natin na in your stewardship as a Philippine Navy Standard Insurance since 2014, naging champion. So, masasabi natin you are the winningest cycling coach ng Pilipinas at present. Were you related sa ganong opportunity na dumating sa buhay mo, Coach Reinhard? Hindi ko. Ano po ang sasagot ko sa ganyan. Pero kung yun din ang tingin ng iba, nagpapasalamat ako na nakikilala tayo ng ganun, na re-recognize nila na ganun. Pero I never expect naman na ganun ang itatitle nila dun sa akin. Basta I always do my job na para to make sure na all my riders are in good shape pagdating ng karera. Si Coach Reinhard Gorantes is no ordinary coach to eh. Vlogger din to at hands-on sa kanyang mga mga riders. May hawak pang patpato dito sa Timberland para
to parang i-ano sila, i-uplift yung sila, or hindi ko alam kung anong purpose ng patpat na yan. Coach, pakilahat nga yan. Ano ba purpose ng patpat na yan? Para maging malakas sila pag-akyat? Or... Hindi, yung patpat, ang patpat lang naman yun. Pang ano ko lang naman sa riders. Kasi pagka nasa pagod na na state ng ano, yung nanam na yung hita. Kailangan ko i-push pa yung i-push pa sila ng gusto para mag-level up pa. Para mag-increase pa yung ano. Eh pag wala doon, babaliwalain ka lang. Pagkasisigaw ko dito, eh kung may patpat, takot na. Pero hindi ko naman pinapalo, hindi ko naman pinapalo. Ano lang, yung pabiyang-habiyang lang. Hindi ko naman tinatamaan. So kapag na, nakita na natin pag nag true Ronald Vision, ano, nag broadcast ka na true Ronald Vision, ano, talaga naman pinapatok because of mga witty remarks mo and then how you deliver the training coverage, no? Entertaining. Coach, paano ba yan? Talagang ano ka na rin eh, masasabi nating accidental vlogger. Hindi naman, yung main purpose ko lang naman kasi nung yung pagka nag-training kami para masaya ba. Para masaya din yung ano, hindi lang yung lagi serious na on training. So, kaya ako binibidyuan lang din para makita din ng iba na ganun kami mag-training, ganun yung pagsasamahan namin within the Navy. Kaya mahirap, pero at least ang hirap, sabi ko nga sa team, we train only 4 to 5 hours mm-hmm. or 6, maximum of 6 pagka nagano. Ilan oras ang magiging recovery mo? May 12 pag tapos buong gabi recover ka, tapos yung konti pa ng araw hanggang maghapon, di maximum of 16 hours or kaya ano yung recover mo. Kaya wala reason na sabihin nyo sa akin na hindi nyo ma-perform kung ano ipapagawa ko sa inyo. Dahil we have ano maximum time na baka recover yung every day. Okay. Kasi okay naman ang kain. So okay naman ang support. Para sa ating mga curious fans, yung mga gusto kasing marami nangangarap diyan sa Navy na makapasok diyan eh. So marami rin nagtatanong kung paano daw makapasok diyan eh. Hindi naman natin maano masagot sa mga yan because handpick yan kung if we'll say it na handpick din talaga, no? Wala pa naman actually kayo na wala namang hiring about para maging PNSI rider, tama ba ako? Coach? Wala pa. So, you told me before na ang Navy ay merong about 800 kilometers per week. Contrary to other belief na 1,000 kilometers ang per week training niyo. Oh, yung Navy, we only maximize na for 1 week namin. Minsan, maximum namin mga 800 na. Mm-hmm. Mga ganun. Beyond that, hindi na advisable, tama ba? Hindi naman. Depende po yun sa coach ng every teams. Mm-hmm. Pero for me, 800 kilometers is okay na for ano. Mm-hmm. But we, ano naman, ng we have quality training within the 800 kilometers. Okay. Kumbaga, mayroon nga dyan kami training na abot lang ng ano 34 kilometers maximum o 40. Mm-mm. Pero we last us 3 hours or 4 hours. Ganun kahirap. Pero that's the hardest training we have. Yung maiksi yung kilometrahe pero mahabang oras na ginugulong namin dun sa maiksi na kilometrahe. Tapos yung iba naman ano lang ng with the endurance at least mga tumatakbo kami ng mga 200 or 185. Usually once a week lang or twice. Mm-hmm. Hindi naman kami laging bumabiyahin-biyahin na mahabang-mahaba unless for the preparation na kung anong klaseng races ang
sasalihan ng team. Kunyari kung mga Ronda Pilipinas, which is 10 days, siguro ganun kami, umahaba kami ng biyahe. Na kailangan namin mag-pundo ng ano. Pero kung mga one-day races lang naman, like ng ano ng national championship nung last June, hindi naman kami masyado mahaba. Ang pinakamahaba namin na binaik mo, ano, mga 150-160 kilometers. But ano, ang target ko naman doon na ano, shortest time, 450 kilometers. Pag nagkoconcentrate po kami doon sa quality na ginagawa namin para to erase doubts. To erase doubts about yung, kasi di ba may mga issue before na nakikita naman nila through your through Ronald Vision blog ay halos on ano ka, hands-on ka sa Navy at regular ang training ng Navy. Opo. At main reason na I send videos to Ronald Vision blog para at least makita din ng mga supporters namin na how we train. Kung gaano kahirap din ang ginagawa. How hard you train. Kaya okay. sabi ko pagka sabi ko kay Ronald Vision na sige kung ano i-post mo, I'll take the video then I'll send it to you. Tapos ikaw na bahala mag ikaw na bahala mag post kung ano sa YouTube channel niya. Okay, parting words, Coach Reinhard Durantes. Una-una, papasalamat ako, sir, sa iyo, sa opportunity na ganito. Mas papasalamat ito kami sa sponsor namin, si Mr. Ernesto Chaos, sa aming team manager na si Brigadier General Noel Bihiran, tapos sa Philippine Marines, tapos sa lahat po na sumusuporta sa amin. I-grab ko na rin ang opportunity na sa lahat na sumalubong sa amin sa Baler, sa Ichagi, at saka sa Solano na mga local riders. Thank you for supporting the team. Po sa pamilya ko, sa wife ko, magulang ko, at saka sa lahat po na sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Abangan niyo po yung team for this coming Ronda Pilipinas 2022. Asahan niyo po na gagawin po namin yung makakaya namin na itayo ulit yung ano, o i-defend namin yung title na nakuha namin last Ronda competition. Maraming salamat po, sir. Again on Dwayne Entertainment YouTube channel, the Philippine Navy Standard Insurance head coach and Philippine National Cycling Team coach Reinhard Gurantes. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Hey, Dwayne.